Hi guys, welcome back ulit sa aking channel. For today's video guys, punta tayo sa aking mini farm. Magdadala tayo guys ng mga fry ng Molly sa Kagapi. Tatry natin dun sa ating trapal pan. Yan, lalagay natin dyan. Sinamahan ko na rin guys ng apple snail. Yan, tapos ito yan, mga Gapi grass. Ito guys, mabilis naman dumami itong mga Gapi grass na to. Kaya konti lang yung dadalhin ko doon. At syempre, yan, meron tayong floating pellet saka PO1 guys. Yan, syempre, pakain natin doon sa ating mga fry. Yan, dalhin natin to doon guys. Yan. Intro, pasok! Samyar PH. Ayan guys, magmotor tayo guys para mabilis tayo makarating sa mini farm ko. Siguro mga 3 to 5 minutes guys, nandun na tayo sa may entrance nung mini farm ko. Ayan. Kaya update ko kayo guys pag nandun na ako. Ayan guys, bali malapit na tayo sa aking mini farm. Lakad lang ulit tayo guys ng mga 3 minutes to 5 minutes. Ayan, bali malapit na ako dito sa aking mini farm. Ayan guys, nandito na tayo. Ayan, nauna na nga yung isang bata dito. Ayan guys, oh, bagong tuli. Tapos syempre, may logo ni Cramier PH yan guys. Bali, ito guys yung aking mini farm. Kaya lang wala pang nakalagay ng mga isda natin saka ARC. Bali, lalagyan ko rin kasi ito guys ng mga manok. Yan, pang farm talaga. Yan, bali, ito guys yung aking trapal pan. Yan, dyan natin ilalagay itong dalakong mga fry ng Molly saka mga Gapi. Yan, lagay muna natin dito guys. Ayan guys, bali acclimate muna natin to guys para hindi naman sila ma-temperature shock dito sa ating tubig kasi medyo naaarawan na guys tong ating trapal pan kaya acclimate muna natin guys ng mga 30 minutes yan para hindi sila manibago doon sa tubig. Yan, tapos, ito yung dala nating apple snail. Yan, lagay din muna natin dito. Tapos, itong mga Gapi grass. Yan guys, pwede na nating ilagay yan ng direct. Hindi na natin kailangan i-acclimate yan. Bali, hahatiin ko dito guys itong dala nating Gapi grass. Saka itong mga water lettuce. Yan. Hatiin natin dito sa dalawang trapal pan. Mabilis naman dumami to guys lalo pag naaarawan tong mga halaman na to. Sa loob ng 1 month lang guys, biglang dami agad niyan. Yan, kaya konti lang yung nilagay ko diyan kasi nga mabilis dumami ang halaman na yan para hindi naman ma-crowded ng halaman yung ating trapal pan. Yan guys. Bali na cycle na nga pala yan guys, yung tubig na yan. Halos 2 weeks na kasi yan nandyan. Yan. Tapos yan, may tanim nga pala ako dito guys na papaya. Yan, bali kukuha muna tayo guys at magluluto tayo ng ating tanghalian. Magluluto tayo ng tinolang manok. Yan. Bali, isa lang itong kinuha ko kasi kasya na naman sa aming mag-anak to at ilan lang naman kami. Yan. Bali, yan yan ang ating lunch ngayon guys. Tinolang manok. Yan. Luluto muna tayo guys dito sa ating mini farm. Yan, ito na nga guys. Ginigisa na natin yung ating tinolang manok. Yan, bali,
Maganda talaga guys pag meron kang sariling tanim kasi yan, kagaya niyan, fresh na fresh yung ating papaya, tapos merong tanglad, tapos mamaya lalagyan natin yan ng sili, yan, kagaya niyan. Talbos ng sili guys, kaya puro fresh yung lahok niyan, maliban dun sa manok kasi frozen na yun guys, nabili lang namin sa palengke yun. At yun nga guys, tapos na kami kumain, hindi ko na napakita sa inyo. Bali, ito, i-release na natin guys yung mga apple snail natin, saka yung mga fry natin ng gapi sa kamoli. Ayan, bali, 45 minutes na nga guys na na-acclimate to. Ayan. Bali, sabi ko nga 30 minutes lang, nagkain nga kami kaya medyo natagalan yung aking pag-acclimate. Ayan, bali, 2 weeks na tong ano guys, yung water nito. Yan, kung makikita nyo guys ay meron na nga yung mga parang lupa kasi pag humahangin nga guys yung alikabok, yan, napunta dyan yung mga alikabok guys. Kaya malinis naman to guys, yun nga lang syempre kung titignan nyo, kala nyo may lumot agad. Pero itong tubig na to guys, wala ng chlorine to. Yan, kasi nga 2 weeks stuck na tong tubig natin kaya safe na para sa ating mga isda yan. And bali ito guys, itong nirelease ko, ito yung mga molly. Yan, mga black molly yan guys. Yan, bali puro breed ko na yan guys. Ako na mismo talaga nag-produce ng mga fry na yan. And tapos ito naman guys, ito ang marami mga EBM na gapi guys, electric blue mosco. Ayan, bali siguro mga almost 150 pieces to guys. Ayan, napakarami niyan. Ano lang to, 4 days pa lang tong fry ng gapi na to. Mga gapi kasi guys, mas mabilis lumaki yan pag mas malaki yung lagayan nila. And kaya dito siguro mga 3 weeks lang to guys, napakalaki na nitong mga gapi na to. Update ko kayo sa susunod guys pag malalaki na tong ating mga nilagay dito sa ating trapal pan. Yan, bali nilagyan ko nga pala yan guys ng solar na pump. Yan, pero kahit wala namang pump, okay lang yan. Kasi mga light bearer naman yan guys yung ating nilagay dyan, kaya kahit wala naman mga air pump yan, mabubuhay yan sila. Pero mas okay pa rin guys kung meron mga air pump yan. Kasi mas maganda, malinis yung tubig nila. Saka mas masisigla sila guys pag ganung may mga air pump. Maglalagay nga pala ako guys dito ng rep tub. Yan, kasi hindi pa natin kaya guys na magpagawa ng concrete pan. Yan, kaya baka naman guys, pa-like and subscribe naman para meron tayong pampagawa ng concrete pan. Yan, so paano, hanggang dito na lang guys sa video na to. Update ko na lang ulit kayo sa mga susunod na video natin. Peace out!
bago ka pa sa channel ko, baka naman, like, share, and subscribe. Salamat!